Hello, what's up mga ka-money magnet? Narito na naman tayo para alamin ang mga malas na maaaring mangyari sa atin sa 2023 nang dahil lamang sa mga malas na puno at malas na halaman. Kaya naman pinapayo ko, kung merong mga ganitong puno at halaman sa harapan ng bahay mo, ay mainam na tanggalin o alisin na ito. Ang unang malas na puno na meron sa harap ng bahay ay ang puno ng langka. Sinasabi kasing ang dagta nito ay tinaguriang luha, kung kaya't ang mga taong nakatira sa tahanan na may puno ng langka sa harapan ng bahay ay magdurusa at maghihirap at palaging luluha. Ganito rin ang mangyayari sapagkat ang balat ng langka ay puro tinik, kaya't maraming pagsubok na pagdadaanan ang sinumang nakatira sa bahay na may puno ng langka. Isa pa dito ang puno ng langka na naglalakihan na nasa harapan ng bahay ay maaaring maging sagabal sa pag-ayos o pagpasok ng enerhiya, kaya't mas mainam na igilid o tanggalin na. Pangalawang malas na puno ay kung meron kayong tanim na puno ng aratilis sa harap ng bahay. Alam nyo ba ang puno ng aratilis ay hindi maganda na nasa harapan ng ating bahay? Pagkat sinasabi nila na kapag may puno ng aratilis sa harapan ng bahay at ikaw ay may dalagang anak, ang maaaring maging resulta ay maagang pag-aasawa o pagbubuntis ng iyong anak. Ito daw ang magiging dahilan at magiging sanhi kapag ang aratilis ay nasa harapan ng iyong tahanan. Kaya't sinasabing hindi naman malas ang aratilis sapagkat walang likha ang Diyos na malas. Ngunit ang sinasabi ay kung ito ay nasa harapan ng bahay, ay magiging epekto nito ay kamalasan pagdating sa dalagang anak. Kung kaya't kung meron man kayong naglalakihang puno, sa gilid nyo ilagay o tanggalin nyo na at huwag sa harap. Pangatlong puno na hindi maganda na nasa harapan ng iyong tahanan ay ang puno ng mangga. Ang bunga nito ay maasim. Magiging maasim ang resulta ng success ng mga taong nakatira sa tahanan na nasasakupan ng puno ng mangga. Ang puno ng mangga ay mayabong, kung kaya't kapag ito ay nasa harapan ng bahay, nagbibigay ng kadiliman. Halos sakupin ito ang buong bahay. Sa sobrang laki ng mangga, hindi na rin makadapo o makadaloy ang magandang enerhiya. At ayaw naman natin ang mga enerhiya na dapat ay maganda na papasok sa tahanan ay masakluban o kaya naman ay mapigilan. At isa ang dahon ng mangga sa nagiging sanhi kung bakit hindi ito pumapasok sa tahanan. Pang-apat na hindi dapat na nakatanim sa harapan ng bahay ay ang puno ng malunggay. Sapagkat ang puno ng malunggay, kung mapapansin nyo, kapag maulan o malakas ang hangin, ang mga dahon nito ay unti-unting nalalagas, nauubos, nasisimot at nawawala. Ganito rin ang mangyayari sa iyong buhay kung maraming pagsubok ang darating sa iyo. Maaaring maging epekto nito ay pagkawala ng pera, pagkaubos at pagkasaid nito. Ang resulta lamang nito ay magkakaroon ng kahirapan ang mga taong nakatira sa tahanan na kung saan ang malunggay ay nasa harapan ng pintuan o nasa harapan ng tahanan. Maaari ka namang magtanim ng puno ng malunggay, ngunit huwag na huwag mo itong itatapat sa iyong pintuan. At huwag na huwag mo ring ilalagay sa harap ng tahanan. Maaari mong ilagay sa gilid o sa likuran. Pero huwag na huwag na nasa bungad at huwag na huwag na nasa harapan mismo ng tahanan. Sapagkat habang nakikita mo ang paglugas o paglaglag ng mga dahon nito, katumbas din ng pagkaubos ng pera mo.
Isa pang puno na hindi dapat nasa harapan ng tahanan ay ang cotton plant. Alam niyo ba ang kapag yumayabong lumalaki at tumadami ang cotton plant, mas marami siyang negatibong enerhiya na nasisipsip. Kumakapit kasi sa kanya ang mga virus, negative energy, at higit sa lahat, tumidikit din ang mga germs at mga bagay na hindi natin kinakailangan na langhap o hindi kinakailangan na nasa loob ng tahanan. Isa pang wag na wag mong ilalagay sa harapan ng bahay ay ang sampagita, sapagkat alam naman natin kung ano ang inaalayan ng sampagita at hindi maganda na isang araw ikaw ay alayan din ito. Alam mo bang ang sampagita ay isang halaman na gumagapang, kung kaya't ang mga bagay na gumagapang ay hindi rin maganda na nasa sa harapan ng tahanan, sapagkat ang katumbas nito ay paghihirap ng mga taong nakatira sa iyong tahanan. Yung bang tipong kahit anong pagsisikap ang gawin ng mga taong nakatira sa iyong tahanan ay never nilang mararanasang magtagumpay at maging successful sa buhay. Marami silang pagsubok na pagdaraanan. Yung bang tipong gagapang sila sa hirap, o kaya naman bawat bagay na gawin ay napakahirap, kaya't alisin sa harap ng tahanan. Ang mga halaman naman tulad ng bonsai ay hindi rin maganda na nasa harapan ng bahay. Hindi ko naman sinasabing malas ang mga bonsai, ngunit mas mainam na iwasan na ito'y ilagay sa harapan ng tahanan. Ang bonsai kasi ay hindi umuusad at hindi lumalaki. Kumbaga, kanya na lang siya habang buhay. Ganyan din ang mangyayari sa iyong buhay kung may bonsai sa harap ng tahanan. Magiging mabagal ang pag-usad at paglaki. At kung minsan ay talagang walang pag-usad na magaganap sa buhay mo. Maaari ka namang magtanim ng bonsai o mag-alaga nito, ngunit huwag na huwag mo ring itatapat sa harapan ng bahay mo. Sa gilid o sa likuran, sa loob ng bahay ay okay lang. Isa pang halaman na dapat niyong pakaiwasan ay ang mga cactus. Maraming nalilibang o naiengganyo sa pagtatanim nito. Ngunit alam mo ba ang kapag maraming cactus sa tahanan mo, ito'y nagiging sanhi ng pag-aaway ng mga mag-asawa o humahantong pa sa hiwalayan, lalo't pangat ito'y nasa loob ng tahanan. Maaari ka namang mag-alaga ng cactus, pero huwag mo itong ibablock sa harapan ng bahay mo. Pwede mo itong ilagay sa loob ng bahay, pero huwag mo namang damihan. Ngunit kapag ito ay nasa harapan ng bahay mo, lalo pat malapit sa entrance door, ang magiging sanhi lamang nito at mapapansin mo naman talaga ay madalas na pag-aaway niyong mag-asawa. At kung hindi mo to mabibigyan ng aksyon, ang pag-aaway na yan ay hahantong sa hiwalayan. Kaya naman marami ang hindi nakakaalam na mga tusok-tusok na halaman ay hindi maganda sa loob ng tahanan.